Umamin ngang natakot itong si Paul George, mga idol, kay LeBron James kanina. Pero bago nga natin yan ipaliwanag at pag-usapan, ay balita muna tayo patungkol sa pagbabago sa All-Star Game. Natatandaan nyo ba last year, mga idol, kung saan si LeBron at si KD ay nag-draft nga ng All-Star Players? Kung saan, mga idol, 10 araw ang pagitan nun mula sa actual na All-Star Game. Pero ngayon ay parang magiging larong kalye na lang ito, mga idol. Napipili nga daw ang dalawang captain from East and West kung sino ang kanilang players prior to the game. Ibig sabihin yan, mga idol, hours or minutes yata before the actual game ay pipili nga ang mga captains ng kanilang mga kakampi. So sigurado ngang pamilyar sa atin itong format na ito, mga idol. Diba't kapag naglalaro nga tayo sa labas ay ganun din ang ginagawa. Pumipili na nga lang din ang mga teammates. Usually ginagamit, diba, mga idol, bato-bato pick, win or lose. Kung sino yung mga panalo, magkakakampi. Kung sino yung talo, sila yung magkakakampi. So ganun nga rin ang mangyayari, mga idol, dito nga sa All-Star Game natin next month. Pipili nga ang dalawang captain na parang si LeBron na at si KD kung sino nga ang kanilang magiging kakamping All-Stars right before the game. So very exciting nga yun, mga idol, at ang mangyayari dyan ay gagawa nga ng dalawang jerseys ang NBA. Para nga kung mapili ni LeBron ay Team LeBron, pero kung mapili ni KD ay yung Team KD ang susuotin. At alam nyo rin ba, mga idol, parang nakinig nga ang NBA dito sa payo ni Kevin Durant sa kanyang podcast The Boardroom. Sinabi niya na ito matagal na, mga idol, at mukha ngang nagustuhan ng NBA itong idea na ibinigay ni Kevin Durant at gagawin nga nila ito sa 2023 NBA All-Star. So let's see, mga idol, dahil magiging very exciting nga yan, new format, new flavor para nga sa ating All-Star Game. Anyways, mga idol, next balita natin ay patungkol na nga dito kay Paul George at kay Kawhi Leonard at sa kanilang reaksyon patungkol nga dito sa paglapit ni LeBron James bilang number one all-time scoring leader na. Sabi neto ni Kawhi Leonard, una nga daw ay hindi niya masyadong pinapansin itong ginagawa ni LeBron James hanggang sa palapit na nga daw ng palapit. Closer and closer na itong si LeBron James sa napakalupit na history. Talaga naman daw na iisa lang itong si LeBron James. One of one talent ang sinabi neto ni Leonard. Kitang-kita nga din daw how LeBron plays sa edad niya ngayon. Kaya naman daw ito ay very inspirational para sa lahat, pati na nga rin para sa kanya. Kung paano niya nga daw na susustain ang kanyang energy, ang kanyang mindset na maglaro nga ng ganito katagal. He's hell of a player nga daw, sabi ni Kawhi Leonard. At sabi naman ni Paul George patungkol dito sa history na gagawin ni LeBron, it's incredible nga daw. At ang talagang nag-i-stand out nga raw ay kung gaano na ito katagal ginagawa ni LeBron James. To be 38 nga daw and still scoring 46 points is super impressive and he's been doing this for years nga daw. At ang isa pang araw na nakakamangha dito kay LeBron ay ang kanyang availability throughout his whole career. Meaning madalas nga lang ma-injured itong si LeBron at laging present sa mga games nila. Tagdag pa nga ni PG-13 that the league is his nga daw. Kumbaga para kay Paul George, si LeBron pa rin ang number one sa buong NBA. He is an amazing mentor nga rin daw and a leader para sa mga mas bata sa kanya na player. And he's been awesome nga din daw and it's great na si LeBron James na ang magiging all-time leading scorer sa NBA. Banggit pa ni Paul George, mga idol, sinabi niya tungkol sa 46-point performance ni LeBron James sa kanila ngayong araw na it was scary nga daw. I've seen that look in Bron. There was a moment where he had that look. So mga idol, ginabahan yata si Paul George, mga idol, kanina nang nakita niya ang ginagawa ni LeBron James. Dahil talaga namang parang unconscious si LeBron na talagang score lang ng score. I think 9 out of 13 nga yata siya sa mga 3-pointers, mga idol. At talaga namang unstoppable nga siya kanina. Kaso nga lang ay kapos nga lang sila dahil wala nga siyang masyadong nakuwang tulong from his teammates. So yan nga, mga idol, ang nasabi ni PG-13 sa performance si LeBron kanina. It was scary.